Hi, welcome po sa aking channel. Oh, ito ang ating gagawin ngayon. Gagawa tayo ng mantika galing dito sa liyog. So, paggawa, kung paano ba gumawa ng mantika, mano-mano. Ah. Siyempre, kasama ako dyan. Ayun. Siyempre, sasamahan tayo ni... Jenny. Ah, sasamahan tayo ng aking anak, si Jenny. Okay. Hari na. Mano-manong pagkakayod lang. Shout out po sa aking mahigit 1,000 subscribers. Wow! Sana ay! Shout out! A few inches later. So ito na guys, yung ating kinayod kanina. Ito po ay 6 na pirasong niyog. Ayan, hahatiin muna natin sa 2 para hindi tayo mahirapan sa pagpipiga. Kasi pag sobrang dami, medyo mahirap yung pagpipiga. So mas mabuti yung hinahati natin. So kuha muna tayo ng isang lalagyan. Ayan, yung paglalagyan natin ng sapal o yung pinagpigaan na. So ayan. Sa paggamit nga pala ng tubig, mas mainam po na gumamit tayo ng tubig na mainit o yung maligamgam, ano, para yung mantika o yung mismong gata ay lumabas ng maayos. So, sa unang pagpipiga, okay lang din naman na kahit hindi pa masyadong pigam-piga, kasi yan ay uulitin pa rin naman natin yan mamaya. Hindi na nga pala ako guys gumamit ng gloves o ng food grade gloves o guantes upang mapiga ako ng maayos. At kung ikaw nga pala ay bago pa lang sa akin channel, ay maaari bang makahingi ng isang subscribe, like at mag-comment ka na rin sa comment section. At paki-hit mo na rin ang notification bell upang maging updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko kagaya nito. So ito na guys, sasalain na natin. Then yung kalahati naman kanina, the same procedure lang guys. Ipapas forward na natin para mapabilis yung ating pagpipiga. So ito na guys yung ating gata. So ito po ay ready na for fermentation, o kung tawagin sa amin ay pinatutulog muna para umibabaw yung mantika. 22 hours later. Ito na guys yung ating pinatulog na gata.
So kung mapapansin nyo, umibabaw na yung mismong mantika. So ayan, nakaangat na siya. At nasa ilalim naman yung bandang tubig. So ayan, medyo nagbago na rin yung kanyang kulay. So buksan na natin. So ayan guys, medyo nagbago na yung kanyang kulay. Medyo naging light brown na siya. So heto, ilalagay na natin to sa ating kawali. So sa pagsalok guys, dandahan lang sa pagsalok, dapat huwag masyadong ilubog yung sandok para yung mantika lang mismo yung masasalok natin. So yun lang yung makukuha natin kasi nasa ilalim niyan yung tubig. So sa ganito kasing paraan guys, mas mapapadali yung paggagawa natin ng mantika dahil hindi siya gaanong matubig. So ayan. So halos purong mantika na lang talaga yung nakukuha natin kasi yun yung nasa bandang ibabaw. Ang tanging gagawin lang natin dito ay sasaidi natin lahat ng mga mantika. So mapapansin nyo naman yun kung tubig na yung natitira. So heto na lahat. So heto na guys, ready na to para isalang natin sa apoy. So sasalang na natin. Ayan. So ito guys, madali lang itong maluto once na kumulo na. Ayan, kumukulo na siya. So madali na siyang maluto, siguro mga 5 to 10 minutes lang. So sa pagluluto guys, huwag niyong kakalimutang paminsan-minsan ay hahaluin upang hindi dumikit ang latik sa ilalim ng kawali upang hindi masunog. So heto, malapit na to guys maluto. Medyo nagbabago ng kulay. So pag kulay brown na po yung kulay ng latik, ibig sabihin nun ay luto na ang mantika. So kagaya po nito, pwede na natin itong hanguin. So ayan, kailangan na natin siyang palamigin. So habang pinapalamig natin siya guys, apo pwede na nating alisin yung latik. Ayan. Para hindi na siya mag-absorb pa ng maraming mantika. So ibukod na natin niya, salain na natin. Sa pagsasala guys, mas mabuti na gumamit kayo ng mga stainless or gawa sa metal na mga salaan. Kasi kung plastic, siguradong matutunaw yan. So antayin na lang natin siyang lumamig guys. So ito na siya, ang mantika na ating niluto. So pag malamig na, pwede na natin siyang ilipat dito sa isang lalagyan para sa pagsasalin. Wala kasi ako guys gamit na imbudo ngayon. Nawawala yung imbudo dito, hindi ko mahanap. Kaya isasalin ko muna dito upang maisalin ko ng maayos doon sa bote nang hindi matapon. So heto, ganito karami ang ating naluto ngayon. Ito naman yung bote na standard na ginagamit natin sa mantika. So kasalukuyang naubos yung mantika namin, kaya ito yung bote na pinaglagyan. So tamang-tama, dito naman natin isisilid ang ginawa nating mantika. So pag ang mantika guys, pagka malamig na, madali naman siyang isalin dahil ito ay medyo malapot, so hindi siya gaanong matatapon. Pero kung tubig yan, nasisiguro ko, hindi ko magagawa yan. Mas marami malamang ang tapon yan. Kung sakali man na matapon, meron naman tayong nakasahod upang doon mapupunta yung mga excess oil. So heto guys, ito yung mga nagawa natin. Nakapuno tayo ng isang bote.
Ayan, mayroon pang natirang konti. Pwede pa nating magamit yan sa panggisa. Ayan. Mukhang malinis. All natural. Walang halong kemikal. Ayan, pwede na nating magamit ito sa ating paggisa, pagprito. So hanggang dito na lang guys ang aking video. Maraming salamat sa inyong panonood. Paki-like nyo naman ang video ito at paki-share. Hanggang sa muli, maraming salamat and bye-bye!